Hoy, compadre! Hoy, ano ba? Did you like the show? Not bad, not bad. May panahon ka pa manood ng ballet, eh? Alam mo naman, compadre, ang lakas nitong inaanak mo sa akin. I have to find time. Daddy naman, as if naman hindi ka nag-e-enjoy. In spite of your busy schedule, you still have time for fun. We'll go ahead, compadre. Ayan ang kotse niya. Ayan ang kotse niya, compadre. Bye, Nina. Bye. 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 Bye-bye. Bye. Mwah. I'll see you, compadre. See you. Don Pablo. I'm impressed. Ang galing-galing mo. You've improved a lot. After what happened at the ballet, eh sabi ni Daddy dapat laging handa. Scouts mo ito, ah? Hindi ako nagbibiro. Ayaw mo ba nun? Kahit wala ka, I can take care of myself. Tiga muna. Huwag mo na paglalaroan yan. Bawal sa range yan. And besides, I have to take you to your classes. Tara na. Okay. Let's go. Are you sure you're doing the right thing, Don Fernando? Ano naman ang palagay mo sa akin? Nasisira ng bait? Sa bagay, I see nothing wrong with your plans. Maraming makikinabang. Kaya lang, masyadong biglaan. I can just imagine the faces of the board members when they learn about it. Kaya nga, ikaw ang una kong pinagsabihan ito. Dahil may tiwala ako sa iyo, Tony. Ayaw kong mangyari sa akin ang nangyari kay Pablo. Kaya, ikaw lang, Tony. Ikaw lang ang mag-iingat ng mga papeles ko. Hi, Alfred! Hi! I have to go get dressed. Bye. Sige. Alfred, want to take a dip? Yes, no, thank you. Kami ho ang inasign ng daddy niyo para bantayan kayo. Inasign ng daddy ko? Pag si Jenny ang nagyayaya sa'yo, excited na excited ka. Pero pag ako na nagyaya sa'yo, baliwala na. Is there something wrong with me? Wala, ikaw talaga oh. Kaya lang wala talagang time. Iaho mo na lang ako sa tubig. Siguro naman, hindi naman malaki abala yung para sa'yo, di ba? Yeah, sure. No problem. Wala naman kami pinag-usapan ng daddy ko tukol dyan. What? What? Alfred! Amy, ano na naman ang ginawa mo? Nagpaahon lang naman ako sa kanya sa tubig, ha? Para naman kasing di mo kayang mahon sa sarili mo, eh. What's wrong, dear? Ang arte-arte mo talaga, pati tuloy si Alfred binasa mo. Eh, buti nga sa kanya, no, mahina ang tuhod niya, eh. Tulungan mo ako. Masarap ba? Oo, sarap. Dalawang kamay, dalawang bigat ako. Eh. Sa sobrang sarap, gusto kitang kumbidahin dito. Halika! How dare you? Are you out of your mind? Perang pinaghirapan mong ipunin sa mahabang panahon, itatapon mo lang sa isang foundation? And what's wrong with that?
Everything! Everything is wrong! Kaya mo magtapon ng pera sa iba, pero hindi mo naiisip ang iyong mga anak at ang iyong asawa! Zelda, mamigay man ako sa kawang gawa ngayon, hindi na kayo mag- Puro kawang gawa! Punyet ang kawang gawa! Sa palagay mo, saan ka pupulutin ng lintik na kawang gawang yan? Ha? Itapon mo ng lahat! Itapon mo! Fernando, paano pag namatay ka? Paano pag nagkahiwalay tayo? Yan lang bang iniisip mo? Pag namatay ako, may 200 milyong ka sa bangko. Pag naghiwalay tayo, may 5 milyong ka sa bawat taong nagsama tayo. Zelda, hindi ko nakakalimutan ang obligasyon ko. Nakatatak sa utak ko na may prenuptial arrangement tayo. Ano pa ba ang gusto mo? Ang gusto ko, magising ka sa katotohanang mali ang ginawa mo. At anong mali doon? Zelda, marami ka ng mga alahas, damit, sapatos. May susuot ba lahat yan? Hindi. Dahil dalawa lang ang tainga mo. Isang liig, dalawang kamay, dalawang paa at isang katawan. Madadala ba natin sa hukay ang lahat ng ating kayamanan? Fernando, hindi kita maintindihan. After all that I've done, ganito pa ang gagawin mo sa akin. Mag-isip-isip ka. Kaya ako nagawa ito dahil nakapag-isip-isip ako. Gusto kong bigyan ng kahulugan ang aking buhay. At kahit hindi mo ito maintindihan, kailangan tanggapin mo. Isolate your shoulders! Yeah, that's it! Okay, you're doing great! 5, 6, right, left! Okay, up now! That's it! You're doing good! Now, bend your knees to your right! Good! Right! 3, 1, 2, 3, 4! Now, together Jenny, with the upper rib cage! Gusto kitang makausap! Okay, that's it! Good! 5, 6, 7, naku, kita mo na! Kahit saan ka magpunta, parati kang may bantay! Kala mo ba natutuwa ako sa kanila? Alam ko na! Aliga, I'll tell you something. Alam ko yung exit doon. Hindi na tayo susundan. Dahil hindi nila alam kung para tayo paliwala yung mga bodyguard na hindi makakasunod sa atin yan. O ano, alika na! Ano ba? Dinedistract mo ako, hindi ako maka-exercise. Ano ba? Sorry, miss. Hindi kasi tumitingin Paris, eh. Tulungan natin. Ito yung mga tips yung miso. Oh. Why don't you watch where you're going? Sorry ho, miss. Wala ho siya. I think I like that other one by the door. Good choice! Kaigay din yan eh. Pagsamahin mo na rin yan, Iking, pakisali mo na rin yan. Magkano na ba yan? Mura lang. 375 pao. Kulang pa yan. Ito na rin, Juan. That goes against your color scheme. At ito na rin. O, ano pa gagamitan mo niyan? Para next time, may bago akong pambato sa asawa ko. Galit ka na naman, ano? Sino bang hindi magagalit sa lintik na asawa ko? Pero ang pinaghirapan niya, ibibigay niya lang sa kawang gawa. You can't blame him. Siya ang may pera. Besides, kanya-kanya naman tayong trip sa buhay na ito eh. Diba? Okay pala siya magalit, ano? Pabor sa aking negosyo, ha? Alam mo, meron akong alam na pangalis ng galit. Akala ko ba closed ang gallery mo today? Of course, darling. Exclusively for you. You know what? You look so down. Malulutas na ang problema mo sa paghihinagpis. I have something better to perk you up. Val? Show her the merchandise. Demonya. Sarap! Alfred, napapansin ko, medyo napaparami ata inom mo. Baka malasing ka niyan. Eh talaga naman nagpapakalasing ako eh. Remember, you have to take me home. I'm sure by now, nagsumbong na sila sa daddy ko. Alam na niyang tumakas ako. No problem. We're not gonna go home. Eto na po ang susi niyo, sir. Thank you. You're welcome, sir. O bakit? Alam mo ngayong gabi, naka-check-in na tayo dyan. Are you out of your mind? Jenny! Jenny!
Jenny, pakinggan mo ako, ha? Ang dami-dami kasing nakabantay sa'yo. Kung gusto mo, magtanan na tayo. Okay? Just because sumama ko sa'yo rito doesn't mean lahat ng gusto mo masusunod. Ah, hindi lang sa ganun. Jen, alam ko namang mahal mo ako, eh. Mahal din naman kita, eh. Please, pagbigyan mo na ako. Ikaw lang naman ang gusto ko, eh. Kung gusto mo, magpakasal na tayo. Kung yun lang ang gusto mo, mag-isa ka rito. Jenny, taxi? Jenny, teka muna. Let me explain. There's nothing to explain. Let's be practical. Pakakasalan naman kita, eh. That still doesn't make it right. Goodbye, Alfred. Jenny! I'm sorry, Daddy. Sa next semester na lang po, babawi po ako. Paano ka pang babawi niyan? Apat lang ang subjects na natira mo. Yung tatlo, ibinagsak mo pa. Ang mabuti pa siguro, kumuha ka na lang ng dressmaking. Kung hindi, cooking kaya. Ipapasok kita sa cooking school. Magaling din siya. Huwag kang nga makialam sa tangyengot na ito. Fernando, please, tama na. Ayan. Kaya nagiging boba itong anak mo dahil kinakampihan mo. What do you want me to do, manahime? Amy! Amy, kinakausap ka pa ng tito mo! Ayan, nakita mo? Kumaripas na parang tren na biyaheng Bicol? Eh, Jenny, isa ka pa nagpapadagdag ng mga ubon sa ulo ko. Bakit mo tinakasan itong mga security mo, ha? I'm sorry, Dad, hindi na mauulit. Mga batang ito, habang lumalaki, nagiging pasang krus. Sabihin mo sa papa mo, bawasan na niyang kakulitan niya. Kung hindi, isusoli kita sa kanya. Sige na, oh. Kanina pa naghihintay si Alfred. Kausapin mo naman yung tao. Nakakaawa, eh. Cute na cute pa naman ang lalaking yon. Ngayon, cute na. Ayaw ko siyang makita, Yaya. Oh, sige. Kaute, maraming babae nakakalat yan na pa-STST. Baka tuloy ka nang maiwan. Ibahin naman niya ako. Kung talagang mahal niya ako, eh dapat lamang igalang niya ako. Oh, ayan. Pakisoli mo sa kanya at sabihin mo na hindi pa ako handang makipagkita. Hay naku, Yaya. Ang sakit-sakit ng ulo ko. I need time to think. Oh, sige. Sosoli ko talaga ito. Yaya, wait. Huwag na lang. Alfred, matigas ang ulo. Ayaw talaga bumaba. Tinilit ko na nga, eh. Yaya, pakibigay na lang ito sa kanya. Damit mo niya ito, eh. Pero huwag kang mag-alala. Lilipas din yon. Alam mo naman kami mga babae. Heli-heli, bakit kero, eh. Pero saan ka? Pag hindi nakatiis, hahabol-habol din. Sige, Rene. Sige, sir. Yaya, ano ba? Sabi nang tigilan mo na ako, Yoyo. Ay, ang kulit-kulit mo naman, eh. Ano ba? Ay, naku! Yaya, please! Di ka ba naaawa sa akin? Tingnan mo, kanina. Sinerman lang ako dahil sa matalang bagsak lang naman ako. Sobra-sobra ng sermon ang tanggap ko. Di ba? Sige na. Hindi ka ba nadadala? Papagalitan na naman tayo ng daddy mo. Lalabas ka na naman. Kaya mo naman akong pagtakpan, di ba? Ay, naku! Oo na. Sige na, depressed na depressed na ako. Mag-happy-happy lang ako. Ha-mwah! Bye-bye! Ipapakain na naman ako sa aso na! Fred, buti na lang nandito ka. Tataksi na sana ako. Hatid mo naman ako. Sige na, please. Pauwi na kasi ako sa bahay. Mag-i-dis ko tayong dalawa. Ha? Oo. Pauwi na ako sa bahay. Diba? Oo? Oo. Oo. Tignan mo na. Amy, tignan mo na. Bye, Yaya. Hindi ka pwede sumama sa akin. Baka hanapin ka rito. Bye, Yaya. I love you. Naku, iho. Please, ako na lang kayong isama mo. Sige na. Huwag na siya. Please. Ipapakain ako sa... Ano ba hong nangyayari? Eh, paggalitan ako ng daddy niya, eh. Mahigpit na binilin sa akin. Huwag mo kayo mag-alala. Ako hong bahala. Kakausapin ko siya. Iikot ko lang, tapos babalik ko kagad. Iikot, ha? One round na. Hindi, put, ha? Oo. Promise, ha? Promise, ha? Ay, naku, salamat! Ano ba, Alfred? Babay, Yaya. I love you. Dali mo na, pasok na, Alfred. Hintayin kita, ha?
Oy, may ano ba problema? May sinasabi sa akin si Yaya. Wala yun. Huwag pansinin si Yaya. Huwag pakikialaman niya ako ng pamaneho. Amy! Amy, teka muna! Please, pa-drive! Nakahawakin na ako ng pamaneho. Mag-drive, eh! Down! Amy, mababangga tayo yan. Down mo na yan. Down mo na yan. Buti na lang walang kotseng dumaan, kundi nabangga na tayo. Okay lang yun. At least magkasama tayo sa impyerno, di ba? Pero bago muna tayo magpunta ng impyerno, punta muna tayo sa heaven. Ang pinagsasabi mo, kailangan uwi na kita dahil hahanapin ka na doon. Please, huwag na muna tayo umuwi. Please. Anong pinaglagawa mo, Amy? Amy, please. Amy. Ano ko ba? Amy, please, kailangan uwi na kita at hahanapin. Amy, please. Amy, tama na. Tama na! Amy! Amy! Sana akong gusto sabihin sa inyo, sir. Tungkol saan? Tungkol sa alaga ko. Tungkol kay Jenny, sir. Ano yung tungkol kay Jenny? Nanaginip daw siya, sir. Hinahabol daw siya ng isang babae at isinisigaw na siya daw ang kanyang inay. Goreng, paano niya matatanda ng kanyang ina? Nagkita sila, sir, nung birthday party niya. Nagkita sila noon, sir. O, ano kung magkita sila? Makikilala pa ba niya ang kanyang tunay na ina? Lukso ng dugo, sir. Lukso ng dugo? Kabalbalang, Goreng. Naghahanap at nagtatanong na siya, sir, tungkol sa kanyang tunay na ina. Ito'y matagalan nating inilihim, Goreng. Sir, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya magsinungaling. Kung putulan kaya kita ng dila, magsisinungaling ako uli, sir. Mabait na bata. Oh. Eh, Mami, sampid lang naman pala siya. Bakit kung umasta siya, akala mo kung sino na? Amy, it's plain and simple. Hindi lang niya alam kung sino o ano siya. Her ignorance gave her the confidence to act that way. Poor girl. Mami, ano kaya kung ipamukha ko sa kanya ang tunay niyang pagkatao? Don't do anything drastic. Just keep your mouth shut. Wala kang nakita, wala kang narinig. Leave everything to your mother. After all, I know what's best. Jenny, ang dami naman itong mga cookbook na bibili natin. Ano pang luto ang gagawin mo sa buhay mo? Yaya, mas mabuti nga kung matuto ko magluto habang bakasyon kesa kung ano-ano pang kalokohan ang pumasok sa ulo ko. Alam mo naman ang ibang mga lalaki. Kalokohan? Speaking of the devil, Yaya. Alfred, anong kinagawa mo rito? Ito, sinusundan ko ho kayo. Jenny? Hi! Jenny! Hello daw! Oh, hello! Yaya, lika na. Magbayad na daw po kami. Jenny, teka muna. Mag-usap naman tayo. I love being alone. Thank you.
One thing I'm very proud to say is, saril pera ni Alfred ang ibinili sa singsing na yan. Totoo yan, iha. Sinabi ko sa anak ko, natuto kang manligaw, matuto kang magbanat ng buto. Habang nagre-review siya, nagtatrabaho rin siya sa isa sa mga companies namin. Amy, your manners. Masama bang palasa mo? Excuse me, I prepared something special for everybody. I'll just go out and get it. Bakit naman ikaw pa? Personal touch, tita. Well, the way it is, nag-iibigan ang mga bata. No two ways about it. Mabait naman ito si Alfred at kilalang kilala ko na. Ang akin lang, Alfred, wag na wag kong makikitang umiyak si Jenny or else, Wag ho kayo mag-alala. Hindi ho siya luluha sa akin. So when do you want to set the wedding, kumpadre? Yaya Goring, kaya next month? Ko. Oh, ikaw doon ka. Dali. Jenny. Ouch. Ako muna. Amy, are you drunk? Siyempre, dapat yung mga bisita muna. Tita, ang gusto ko, akin ang first bite. Sige na, Goreng. Jenny, unahin mo na siya. Excuse. Amy, tama na. Please, tama na. What's wrong with you? Everything's wrong with me, Mommy. Buntis ako! Buntis ako! Buntis ako! Amy! Bitawan mo ako! Buntis ako! Usapan kayo ng usapan tungkol sa kasal ng dalawang to, pero ang hindi nyo alam, buntis ako! At ang ama ng dinadala ko, walang iba kundi ang lalaking pakakasalan mo! Ang lalaking yan! Alfred, I hate you! Amy, tama na. Please, tama na! Mommy! Hindi mo na ako pinagtanggol! Palagi na lang si Jenny! Si Jenny! Si Jenny! I hate you, Jenny! I hate you! Amy! Jenny! Inakit niya ako! Maniwala ka sa akin, inakit niya lang ako! Jenny! Let me explain! Huwag mo akong hawakan! There's nothing to explain! Inilit niya lang ako! Sinungaling! Traidor! Ginawa mo akong tanga! Niloko mo ako! Niloko mo ako! Hindi kita niloko, Jenny! Binuntis mo siya! Alfred! Naiintindihan mo? Binuntis mo siya! Pakasalan mo siya! Kung hindi, ako! Ako mismo ang papatay sa'yo! I know my mistakes, Jenny. Tatanggapin kong lahat ng masasakit mong salita. Pero darating ang araw, muli kong may susuot sa daliri mo ang singsing na ito. Pangako yan. Pangako ng puso ko. Come on, yeah, come on. Thank you. Practice tayo na lakad, okay? Oh, feel beautiful. Okay. Ang ganda! Yeah. Ganda-ganda! Oh, pare, ang payat-payat mo dyan. Oh, maliit na yan. Ay, ganun ba yun? Sus, eh bakit isinukat yung trahe di boda? Baka hindi makatuloy ang kasal! Yaya Goren, Yaya, ano tigilan mo ako ng pagkaldipate ka mo, pwede? Marami na akong customer, nagsukat ang kanilang wedding gown before the wedding day. Ayun, okay. Ang ganda ng pagsasama nila. At meron naman dyan mga katulad mo, hindi na fit ng wedding gown before the wedding day. Awa ng Diyos, hiwalay na sila mag-asawa at may kanya-kanya na silang kinakasama. Jenny, tigan mo, Jenny. Naku, baka hindi matuloy ang kasal. Hindi pa pamahiin yan? Amy, pwede ba? Pagsabihan mo, yaya mo.
Palibasa, gurang ka na, Yaya Goring, ha? Masyado ka mapamahiin. Kaya matuloy man o hindi ang kasal, tuloy na ang pagsasama. Dahil tuloy na ang pagbubuntis. Hoy! Halika nga dito! Tumabi ka dyan! Halika nga dito! Bastos ka! Huwag mo akong tinatalikuran kapag kinakausap kita! May bastos pa ba sa bahay na to kundi ikaw? Ah! At iniinsulto mo pa ako? Meron pa bang mas malaking pang-iinsulto kaysa sa pang-aagaw mo kay Alfred? Kung tutusin nga, dapat maligaya ka na eh. Dahil ikakasal ka sa lalaking inagaw mo sa akin. Bastos ka! Huwag mo akong ginaganyan! Bastos ka talaga! Ah! Huwag mo akong pilitin magalit dahil baka patulan na kita. Akala mo kung sino ka, wala ka namang karapatan sa pamamahay na to! Halika nga dito. Wala kang pakialam kahit anong gawin ko sa buhay ko. Ligal ang aking pagkatao. Kasal ang mami ko sa daddy mo. Hindi tulad mo. Teka, baka kaya ka ganyan dahil hindi mo alam kung ano ka at sino ka. Alam mo ba kung sino ka? Alam niyo ba ako sino to? Putok lang yan sa buho. Sampid lang yan, taong yan. Anak ka lang sa labas na damo yan. Buksan mo itong pinto at wag mo akong tatalikuran. Wala akong karapatan sa pamamahay na to. Jenny, hinanap pa kita sa buong bahay eh. Andito ka lang pala. Ano bang ginagawa mo dito? Ang dilim-dilim dito. Ha, Jenny? Yaya, gusto kong mapag-isa. Kumusta ang kasal? Natuloy din. Marami ang tumalo, pero marami rin ang naghahanap sa'yo. Ba't hindi ka raw pumunta? Ngayon, nagtuloy na yung dalawa sa kanilang honeymoon sa Amerika. Yaya, masakit. Gusto kong sumigaw. Magalit at magwala. Pero hindi naman pwede. Sana hindi na lang ako umibig. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi nangyari ang mga nangyari. Wala tuloy akong mapuntahan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ako. Dahil hindi ko pa rin kilala ang tunay kong ina. Gusto kong umalis dito. Hahanapin kong ina ko. At tutulungan niyo ako. Magpapakahirap? Ilalagay mo ang buhay mo sa panganib? For what? For a little information about yourself? Bullshit! Why can't you be practical? Practical? Anong practical? Eh, yan ang dahilan kung bakit hindi nyo nagawa ang mga mahalagang bagay para sa akin. Pati ang ina ko, hindi nyo nagawa ang pakasalan dahil lamang gusto nyo maging practical. Nandito ako. Magulong utak. Litong-lito at hindi alam ang gagawin. Dahil hindi ko alam kung ano at sino ako. Dahil lamang sa pagiging practical ninyo, duwag kayo! Jim! Ah! Fernando, tama na! Tama na, Jose. Sige! Sampalin niyo pa ako! Tumigil ka! Jenny! Akin yan! Akin yan! Jenny! Guard! Jenny! Guard! Ano ko? Goreng! Goreng! Pigilin mo yung alaga mo! Sa dati mo, Jenny! Bantayang mabuti ang batang yan. Huwag hayaang makalabas sa bahay.
Ay! Akin na yan. Sige na, Goreng. Ako na magdadala nito. Ako na, ma'am. Buksan mo ang pinto. Aba! Biglang bumait ang bruha. Ayokong kumain. Mamamatay ka sa ginagawa mong yan. Sinabi kong ayokong kumain. And besides, ano naman kung mamatay ako? Will anybody care? I'm just concerned, Jenny. I know you don't trust me. Malayo ang loob mo sa akin. Pero nagtiyaga pa rin ako at naghintay. Hoping na magiging close tayo. I'm your friend. If you want to see your mother, I can help you. Kung gusto mong tumakas, tutulungan kita. For you? O, Goreng. Yes. Alam naman niya, pag uminom ako niya, nasusuka ako eh. Goreng! Alam mo, Zelda, tuluyan ang lalaki ang tampuhan natin. Kayo naman kasi mag-ama, masyadong mataas ang pride. Well, from now on, magsisimula tayo ng panibago. We'll be one big, happy family. Let's drink to that. Lalo na pagdating ni Amy at Alfred from the honeymoon. Goreng. Goreng. Jenny! Let's go, Yaya Goreng! Are you ready? You watch out ha, baka masunburn kayo sa laot. O, aalis na sila. Alagaan niyo si Jenny, ha? Yes, ma'am. Anong ginagawa ng speedboat doon? Pare, ba't nandun pa yun? Nasaan yung caretaker? Ni radyo na lang namin, ma'am eh. Radyo kayo na radyo, wala naman nangyayari. Sige, napuntahan ninyo. Sige, Gore, samahan niyo naman. Bilisan niyo. Apo. Kaya tara. Tara na natin. Gusto ko mag-washroom. Mauna ka na. Dalaan mo lang, ha? Sige. Nasaan si Jenny? Ayun, mag-speedboat ride daw sila ni Yaya Goreng. Fernando, huwag mo naman masyadong sakaling ng pa. Hayaan mo naman siya malipan. After all, she's been through a lot of pain. Wala na ba tayong panahon sa isa't isa? Hindi mo na ba kailangan? Matay ko. Pupunta? Mama, di ba dapat dun pa tayo sa malayo? Mas madaling dumaan dito. Halika na. Di ba dapat dun tayo pupunta? Oo nga, pero meron akong alam na shortcut dun. Saan niyo ba ako dadalhin? Halika na. Mama! Halika na sabi! Mama! Akong bahala sa iyo. Ba ako dadalhin? Mas madaling dumaan dun. Halika na. Mama! Halika na. Mama! Sa akin! Iwan niyo ako! Bahala kayo. Iwan niyo ako! Alam mo, ang ganda mo, dapat ka munang pakinabangan. Mama! Maawa na ho kayo sa akin. Gagawin ko ho ang lahat, bibigay ko ho ang lahat sa inyo. Ito ho, sa inyo na lahat ang alahas ko. Ah!
you okay? Ako nga pala si Jerry. Jerry Cortez. Ikaw? Buti pa, report na natin sa pulis ang nangyari sa'yo kanina. Wag na lang. Nasaan yung bag ko? Naiwan ko? No, it's there at the back. Okay, wait. Wait a minute. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Magsalita ka naman. Baka may maitulong ako sa'yo. Sino siya? Ang aking inay. Si Jenny na naman ang pinoproblema mo. Kung ako sa'yo, hahayaan ko siya. Kung gusto niya maglayas, pabayaan mo. After all, sanay siya sa sarap. At pag nakatikim siya ng kahit na konting hirap, siya na mismo ang babalik dito. Sorry ho, pero talagang sarado po itong lugar na to pansamantala. This is a war zone at mahirap na hong maipit kayo sa gitna ng enkwentro. Saka na lang kayo bumalik pag normal na ang sitwasyon. Paano yan, Jenny? Kailangan ipagpaliban muna natin ang pagpunta sa sinasabi mong lugar ng nanay mo. I just thought I could offer you my place. Total, ako lang naman at saka mami ko ang nandito eh. Tsaka ilang mga katulong. Pwedeng dito ka muna magpahinga. Huwag na lang, Jerry. Nakakahiya na sa'yo. Masyado ka nang naabala. Marami naman pwedeng maupahan na lugar dito, hindi ba? Pwede ako magpalipas ng gabi. Yeah, but I don't mean to offend you, pero saan mo kukunin ang pambayad mo? Paggastos mo. Alisin mo yung hiya at palitan mo ng tiwala sa akin, okay? Oh, bumalik ka na sa trabaho mo. Opo. Jerry! Jerry! Pinupuntahan niyo sa Maynila, ano? Babae, Maynila, ako ho. Ikaw ang dahilan kaya naloloko ang anak ko, ano? Hindi ho, hindi ho. Ito naman, Jerica. Sabi ko na nga ba't hindi ka pwede pagkatiwala ang lalaki ka? Sinasabi ko na nga ba, mag-aasawa ka sa iba? Walang hiya ka. Ayan ka na naman, mami, oh. Look, let me explain. Explain? Ano pang i-explain mo? Eh, tinanan mo na yung babaeng yan. High-strung pa lang, mami mo. Ganun lang yon. Masyado lang overprotective. Kita mo naman, sunod ng sunod sa akin hanggang ngayon. Pasensya ka na. Marami ko napapansin. Masyado akong nagiging sensitive. Siguro kung nag-iisa ka at wala kang kilala sa mundo, talagang ganito. There you go again. Akala mo ba hindi ako nahihiya sa sarili ko? I'm helpless, homeless, and penniless. Umaasa lang ako sa tulong ng ibang tao. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Narito ako, at hindi ako magsasawang tulungan ka. Pero hanggang kailan, Jerry? Hanggang kailan bago ka mapagod? You worry too much, you know? Okay. Para hindi ka naman insecure, habang hinahanap mo ang iyong ina, magtatrabaho ka sa aking klinika. What do you say? Here's the x-ray. Gusto mo ako na magdala kay Doc? Ha?
Diyos ko, gustong pakialaman pati x-ray? Gusto ko lang naman matutunan ng lahat. I want to be good in everything I do. Ang sabihin mo, gusto mong pumapel sa lahat ng mga gawain dito. Isipin mo nang gusto mong isipin, Ate Viola. Basta ako, gusto ko lang naman talagang makatulong. Hoy! 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 The human brain. A bundle of nerves and tissues. Now, when it functions properly, even ang colors dito. But once the brain gets damaged, or gets tense, or gets agitated, this portion right here changes shade. That's why it's important for the brain to be healthy and normal. Kaya, tulad ng sinabi ko sa'yo, relax ka lang. Masyado ka nag-iisip eh. Everything's gonna be alright. Hindi mo naman maaalis sa akin yon. I'm in a strange place at naninibago pa ako. And besides, ikaw lang naman talagang nagmamalasakit sa akin. Well, if you'd allow me, I could do much, much more. Napakagandang eksena. Parang pelikula. Siya ba ang bagong bida ngayon? Hoy, tama ng intriga. Excuse me po. Hindi mo mo lang ako ahalikan? Huh? Hmm? Carol. Well, Doc? Ano kaya magiging findings mo? Matagal na kasing gustong sumabog ang dibdib ko kakahintay sa'yo. Look, I said I'm sorry, okay? I needed a break and I needed a change of atmosphere. Why didn't you tell me? Para kay pa naging girlfriend mo ko if you keep things to yourself. Violi, ikaw na munang bahala dito sa klinik, ha? Yes, ma'am. Ang doktor ay mag-o-off muna ng buong araw. O should I say, ng buong gabi. Okay? Oo, ma'am. Let's go, hon. Try and close my eyes, but thoughts of you, they wake me up, tear me inside out. Each passing night, I ask myself who's right, and try to find the reasons why it had to end that night. Did we share each other's dreams? We held each other. Jerry? Jerry, bakit? Wala, I'm sorry. Jerry, gutom ka ba? Gusto mo paghanda kita? Ah, huwag na lang. All the while eh, kala ko tulog ka na. Jerry, I'm sorry. Wala kang dapat ipag-sorry. Meron, Jerry. Marami. Dapat. Siniksik ko ang sarili ko rito.
Kahit na alam kong maraming mapeperwisyo, kinapalan ko ang mukha ko. Dahil nag-iisa na lang ako. At ikaw lang ang kilala kong totoong tao ngayon. No words. Explanations. No apologies. Nothing. Jerry, what's wrong? It's all right. Masakit pa ba ang ulo mo? I'm all right. Ang ganda-ganda ng composition mo. Bakit hindi mo tinuloy? Gusto ko nga matapos eh. Pero di bale, ganyan naman talaga ang music. Kahit kailan, hindi maaaring simple. Parang buhay. Anong ibig mong sabihin? Parang pagmamahal, Jenny. Pigilan man ang puso, titibok at titibok pa rin. Hindi siya maaaring mag-isa. Hahanap at hahanap ito ng katapat. I want you to fire that girl. Oh, Carol, will you stop being unreasonable? Mabait si Jenny. She's efficient at malaking tulong siya sa klinik ko. And you like her? Selos ka ba? Bakit wala na ba akong karapatang magselos? I am your girlfriend. And I intend to be your wife. Walang babaeng dapat pumagitna sa atin. And you better get it straight. Disenteng babae si Jenny. Kahit hindi mo siya dapat ratuhin ng ganito. At pinagtatanggol mo pa ang basurang babaeng yon? Hindi basura si Jenny. Anong tawag mo sa babaeng pinulot mo lang sakali? Nag-iisa na ngayon tao sa mundo eh. Wala pa siyang matuluyan. Hindi ka ba naaawa sa bata? 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 You call her bata? Or you just wanna make bata with her? Ha? Huh? Kaya naman pala bigla ka naging philanthropist. Hey! You're going to be too impossible, Carol. Basta, you better do what I say or else you will never see me again! Carol, you're making a scene. I don't care. Paalisin mo siya. Kung hindi, ipapasara ko yung klinika mo! Thoughts of you, they wake me up and tear me inside out.
Oo. Malapit na. Gusto mo? Ano, yung mansanas o yung kanta? Pumili ka ng isa. Yung kanta. Yung bulaklak? O yung kanta? Yung kanta pa rin. Yung chips? O yung kanta ko? Yung kanta pa rin. Yung kanta? O ang yakap ko? Medyo mahirap yata yan, ah. Actually, ang totoo niyan, lahat yan. Pati ako. Ay, para sa'yo. Alam mo, sumusunod sa mood ko ang bawat musikang nililikha ko. Tulad nitong composition kong ito. Dati-dati hindi ko matapos-tapos. Malungkot. Pero ngayon, mula nang dumating ka sa buhay ko, biglang nagbago. Naging masaya. Punong-puno ng pag-ibig. Pinuno mo ng kulay ang buhay ko, Jenny. Kahit na puro problema ang dinala ko sa buhay mo, huwag mong hayaang matalo tayo ng problema. Bayaan mong pag-ibig ang mamagitan sa ating dalawa. Jenny, ipangako mo. Nag-iisa lang ako sa puso mo at hindi mo ako iiwan. Jerry, baka nauuhaw ka. Yung water jug na sa kotse. Magaling, magaling, magaling. Antong pesteng pa-picnic-picnic kayo dito. Ha? Ha? Pa-picnic-picnic ba kayo? Walang niya ka. Una ko palang pagkakita sa'yo. Sinabi ko nang hindi ka na po pwedeng pagkatiwalaan. Hindi! Ha? Ha? Ah, tama! Ayaw ka! Mama! Walang tinatapong pala diyan sa katawan! Walang niya ka! Tama na! Huwag na! Hindi ka pa pwede sa akin! Sorry! Malandi ka mo, Mika! Bitch! You are such a bitch! Sige! Ayop ka! Pakinggan mo ang tapang mo ngayon! Ayop ka! Kumaban ka! Pakinggan mo ang tapang mo ngayon! Jenny! Alam mo, kaya mo! Sige! Sige! Jenny! Tama na yan, Jenny! Ayan yan ang pa! Papatayin ako ng malanding yan! Jenny! Sige! Magsama kayong dalawa! Magsisisi kayo! Walang utang na loob, traidor kang babae ka! Hindi ho totoo yan, Mrs. Cortez. Alin ang hindi totoo, ha? Ibig mong sabihin, sinungaling si Carol? Pagkatapos ka namin kukupin dito, ito ang gaganti mo! O baka naman talagang gusto mo sirain ang buhay ng anak ko? Mrs. Cortez, wala ho akong kasalanan. Walang kasalanan, ha? Pwes, para maniwala ko na wala kang kasalanan at marunong ka tumanaw ng utang na loob, lumayas ka rito! Mukhang pag narito ka, hindi matitigil ang ulo ito! Opportunista! Ang gagamit! Freeloader! Lumayas ka dito! Hindi ka namin kailangan dito! Lumayas ka! Papaglo ka lang sa buhay namin! Jenny? 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 Wala na siya. Hindi ko kailangan ng ahas dito.
Anong ibig niyo sabihin, Mami? Pinalayas ko na siya. Ba't niyo ginawa yun, Mami? Ginawa ko lang ang dapat. What's best for you? And how do you know what's best for me? At ano bang dapat? Ang dapat, sumunod ka sa gusto ko. Mula noon, palagi lang kayo nakikialam. Lagi lang kayong tama. Pati clinic, wala na. Pati karir ko, wala na rin. Ngayon si Jenny, wala na rin. Pati buhay ko, ang gulo-gulo. Kung tutusin, sarili lang ninyo ang iniisip nyo eh. Dahil wala talaga kayong pakialam sa kaligayahan ko. Don't you ever talk to me that way. Sige. Ubusin nyo ng lahat ang gusto nyong isampal sa akin. Dahil pagkatapos nito, ako lang magpapalakad sa buhay ko! Jenny! Jenny! Bumalik ka dito! Jenny! Jenny! Hinahanap ko po ang inay ko. Wait na mga residente, dahil meron kaming military operation dito sa area. Baka po kilala niyo siya. Ito po siya, oh. Mama, baka po kilala niyong inay ko. Ito po siya, oh. Huwag na ako kayong pumasok at masyado mapanganib. Mama, maawa na po kayo. Ito po siya. Iusap po kami sa inyo, lumayo na po kayo. Hindi ko sigurado pero parang pamilyar. Parang siya yung head ng mga Red Cross volunteers doon sa may first aid center. Doon po? Oo, doon nga. Peace. Oo. Engaging Dr. Klimako. Please proceed to the emergency room. Engaging Dr. Klimako. Please proceed to the emergency room. Nilayasan na nga siya ng kanyang anak. Hanggang ngayon ba naman hindi pa maalis-alis sa isip niya? Lydia, tawagin mo nga si Santos tsaka si Boy. Sabihin mong ilabas na itong bangkay. Sige na. Ako na gagawa niya. Bigyan sa akin. Aling Lydia? Aling Lydia, kayo nga po. Bakit? Anong kailangan mo? Eh kung wala ka namang kailangan, maraming tao nangangailangan ng tulong ko. Wala ka namang kapansanan. Lola, huwag naman tayong masyadong maingay. Nakakaabala tayo dun sa ibang mga mesakit eh. Kung hindi, mapipilitan ako ibaba kayo. Aling Lydia. Anton! Huh? Wait! Tawag kayo si Doktor. Baba niyo lang yung bangkay. Tara! Aling Lydia? Aling Lydia? Bakit kayo nga? Kayo nga, eh, hindi ako maaaring magkamali. Kayo? Aba, gusto mo sa akin, ha? Kayo nga ang narito sa litrato. Galing to kay Yaya Goring. Iha, baka nagkakamali ka nga.
May pamilya na ako. Hindi ako maaaring magkamali. Kayong nandito sa litratong ito. Bakit ba? Ako po si Jenny. Ako pong inyong anak. Iha, baka nagkakamali ka nga. May asawa akong tao. At meron akong mga anak. Kilala ko ang mga anak ko. Pwede ba huwag mo akong abalahin at marami pa akong ginagawa? Ako ang anak niyo kay Fernando. Simple lang naman ang pinagagawa sa'yo ni Mrs. Cansino. Isang deed of donation na maglilipat ng lahat ng ari-arian ni Don Fernando sa kanya. Are you testing my loyalty to Don Fernando? Mahirap yata pinapagawa niyo sa akin, Mrs. Cansino. $5 million. Pag natapos mo lahat ng mga papeles, another $10 million. Anong mahirap doon? Ang mahirap ay mawala sa kanya lahat ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti, attorney. Tao po! Nay, may tao! Junior, patuloyin mo siya. Hindi rin naman ako nabigo sa aking paghahanap sa inyo. Huwag lamang ninyo akong pilitin. Nakalimutan ko kayo. Nung una po, akala ko dahil mayaman si Papa, kumpleto na ang buhay ko. Hindi pala. May kulang pala. Kayo, Inay. Nung maliit pa ako, tuwing nagkakasakit ako, ibang nag-aalaga sa akin. Akala ko, kahit walang ina, pwede na dahil may yaya naman. Nung high school, tuwing makakatanggap ako ng mga medals, gusto kong ibigay sa inyo. Pag nakikita ko ang mga kaklase ko na kasamang mga mommy nila, inggit na inggit ako. Nangarap ako na sana isang araw makapiling at makasama ko ang aking ina. Alam nyo, kahit sinasabi ni Papa sa akin na wala ka na, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil madalas ko kayong mapanaginipan. Ikakasal na lamang kami ni Amado. Handang-handa na lahat. Nang isang gabi, pinadukot ako ni Fernando, ang iyong ama. Dinala niya ako sa kanyang bahay bakasyonan. At doon ay pinagsamantalahan niya ako. Akala niya siguro, kung nakuha na niya ang aking pagkababae, papayag na ako magpakasal sa kanya. Doon siya nagkamali. Kinasusuklaman ko siya. Ang pag-ibig, nararamdaman, kusang umuusbong, hindi ito pinipilit. Yon ang hindi niya alam. Dinala niya ako sa kanyang mga magulang. Tinrato niya akong asawa. Pero kailanman hindi ko siya minahal. Nagtulong sila para ako makumbinsing magpakasal sa kanya. Tinanggihan ko. Dahil ayoko mapagbintangan na nananamantala dahil mayaman ang iyong ama. Mahirap lamang ako. Lalo ako nalungkot nang malaman kong buntis ako sa iyo. Alam mo ba, ilang beses na
tinangka kong mawala ka sa aking sinapupunan. Pero nabigo ako. Kaya isinilang kita na magkaroon ako ng pagkakataon. Tumakas ako. Iniwanan kita kay Fernando. Dahil ayokong magunita ang aking nakaraan. Magmula nun eh, kinalimutan ko na kayo mag-ama. Bakit ngayon naririto ka? Bakit nagbalik ka? Bakit kinakailangan iparamdaman sa akin ang mapait kong nakalipas? Bakit? Masaya na ako sa aking asawa at sa piling ng dalawa kong anak. Maswerte nga ako. Sa kabila ng mga nangyari sa buhay ko, pinakasalan pa rin ako ni Amado. Ngayon, dumating ka. Anong kinalaman ko sa kasalanan ng papa sa inyo? Bakit pati ako kailangan parusahan ninyo? Dahil ikaw ang anak, ikaw ang bunga, ikaw tagapagpaalala. Galing din ako sa katawan ninyo. Madali po bang kalimutan ng isang ina ang kanyang anak? Ang tagal kong pinanabikan ng inyong mga yakap. Gusto kong maramdaman na may isang inang nagsilang sa akin. Kung hanggang ngayon, may galit pa kayo sa papa. Ako nang humihingi ng tawad sa inyo. Mahal ko kayo. Mamahalin ko kayo kahit hindi niyo ako mahal. Baka mamahalin ko kayo dahil kayong nag-iisang ina ko sa mundong ito. Patawarin mo ako, anak. Mahal na mahal din kita. Good work, attorney. Sinabi ko na nga ba't maaasahan ka. Wanda, ikaw nang bahala sa kanya. Fernando, dinala ko ang mga accounting papers ng kumpanya. Kailangan pirmahan mo. Hindi ba pwedeng maghintay, ha? Kailangan pirmahan mo dahil kung hindi, kukulitin na naman ako ng mga accountants mo sa opisina. My glasses. Could you get my eyeglasses? Yan salamin ko. Eh, wala yung glasses mo dito, eh. Okay. Fernando, don't worry. Everything's in order, okay? O, eto. Iga-guide na lang kita. You have to sign on every page, okay? O. Poor Fernando. Ang akala niya, ganun ako katanga. Ang hindi niya alam, siya ang naisahan ko. Pero ma, meron pa kayong isang problema. Paano kung bumalik si Jenny? Kung makakabalik pa siya. Pinahanap siya ng Tito Fernando, hindi ba? Goreng? Nakikinig lang po ako rito, ma. Ay, hindi po. Ang ibig ko sana, naglilinis po ako. Alfred, naku, Alfred, mabuti dumating ka na. Susunduin ko nga si Amy. Handa na mo ba siya? Nasa itaas, nag-uusap sila. Kinakabahan ako. Teka, ano ho ang ibig niyo sabihin? Alfred, parang may mangyayari. Hanapin mo si Jenny. May masamang binabalak sina Ma'am Zelda at Wanda. Kawawa naman si Don Fernando. Sunduin mo si Jenny. Malignant brain tumor.
Masyado niyang pinabayaan ang symptoms noon. All we can do now is make him as comfortable as possible. Hindi na siya magtatagal. Joke sometimes. Doktor ako. Nanggagamot ng ibang tao. Pero hindi ko mapagaling ang sarili ko. I'm expecting a miracle. So now I'm looking for a meaning. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko si Jenny. Sandali ah. Salamat po. Teka muna. Aka na yung pambin. Eto na po. Eto na. In view of my husband's incapacity to perform his task as president and chairman of the board, he has executed a deed of assignment making me the new president and chairman of the board. Hence, all company decisions and policies will have to be formulated in due consultation with me. Initially, I would like to effect a major revamp of our key personnel. Also, I would like to nullify the effectivity of the charitable foundation which my husband has previously put up. I expect your strict compliance in all these matters. Is that clear, gentlemen? Well, it's your decision. All right, let's proceed to other matters. Oh, tumede ka na. Yes, doctor. Huwag masyadong malikot. Milk na, here na. Naku, Jenny, nakakainis naman. Kung kailan naman iisa ang doktor natin, tsaka naman ang dami-daming pasyente. Ang papa-amado mo, kung bakit naman sa Dumaguete pa umatend ang convention? O ito, kumusta naman ito? Wala nang lagnat, tinan nyo nga, oh, galaw na ng galaw. Active na siya. Ay, inay, meron ata nagkakagulo dun sa kabilang tent, meron naghihisteria, eh baka hindi makayana ng mga nurse. O bigay mo muna itong gatas at lilipat muna ako, ha? Namatay niya na ako! Hindi ko akalaing dito pala kita makikita. Sa paghahanap ko sa'yo, dito ako napadpad. Sa piling ng mga mahirap. Mga taong mas nangangailangan ng aking tulong kesa mayayamang may katapat na halaga. I missed you, Jenny. Ikaw rin, Jerry. Saka nilo, Jessie. Gusto niyang humingi ng tawad sa mga naging pagkukulang niya sa'yo. Kung saan-saan na kami nakarating ni Jerry sa paghahanap sa'yo. Jenny, patawarin mo sana ako. Masyado akong tinalo ng galit. Akala ko sa ginawa ko, mas magiging mabuti ang lagay ni Jerry. Hindi pala. Mas kailangan pala niya ang pananatili mo. Lalo na ngayon. Ma.
Yaya Goreng, meron ba kayong alam kung saan ko maaaring puntahan si Jenny? Pupunta ako siya ngayon. Inay, oh. Inay, meron ho akong taong iniiwasan. Nandyan ho siya. Saan? Andyan po. Okay, magtutula ka. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan nitong taong to. Kausapin mo na. Naku, ayaw ko na po talaga siyang makita. Anak, may mga bagay sa buhay natin na kung minsan gusto na nating iwasan, ayaw na nating balikan. Pero dumarating ang pagkakataon. Hindi na natin matalikuran ito. Katulad na nangyari sa atin. Pero Inay, please. Kayo na lang po ang kumausap sa kanya. Mamaya na po ako magpapaliwanag. O, sige. Kailangan ka? Alam ko po kung bakit ho kayo ang lumapit at hindi po si Jenny. Jerry, masakit ba ang ulo mo? O uminit lang? Dahil sa kanya? Oo. Pinagtatapat ko. Naging katipan ko si Alfred. Nagbigay siya ng mapapait na alaala sa akin. Pero ngayon, isa na siyang kamag-anak na nagmamalasakit. Dapat, magpasalamat tayo sa kanya. Dahil sa kanya, natulak ako patungo sa'yo, sa piling mo. Jerry, aalis ako. Pangako, babalik ako. At pag nagbalik ako, hindi na tayo maghihiwalay muli. Jenny. Hihintayin kita, Jenny. Pangako. At habang wala ka, isusubsob ko ang ulo ko sa pag-aaruga sa mga kapuspalad na malapit sa puso mo. Para ano man na mangyari, mawala ka man, o mawala man ako, magkakaroon ng kabuluhan ng lahat ng ito. Yaya, ang daddy. Nasa itaas. Kalalabas lang ng ospital. Ayaw mo malagi doon eh. Sige, Jenny. Puntahan mo na.
Daddy. Ikaw nga ba, Jenny? Ako nga. Bakit ganyan ang itsura mo? You look so haggard. Ikaw nga ang dapat kong sabihan yan eh. I missed you, Jenny. I missed you. Nandito na ako. Hindi ko na kayo iiwan pa. Pero kailangan. Kailangan magpagaling kayo. Promise? Promise. Salamat, anak. Nagbalik ka. Bumalik ka pa! Pwede ba, Amy? Wag na muna ngayon, ha? Pagod na pagod ako. Galing ako sa gera. Pwes, gusto ko rin ang gera. Ano na naman to? Mag-uumpisa na naman ba tayo? Oo! Pero ngayon, tatapusin natin. Tatapusin natin ang lahat ng ito! Pwede ba? Tama na! Ano ba gusto mong palabasin? Ang gusto kong palabasin! Hoy! Ang gusto kong palabasin, masama kang tao. Walang yakang lalaki, Alfred. Wala kang kwentang asawa! Alfred, minahal kita ng isang pagmamahal na ni ako hindi ko maintindihan. Pero hindi mo yung pinahalagahan! Ginusto ko maging isang mabuting asawa! Pero ni minsan hindi mo ako binigyan ng pagkakataon! Gago ka! Alfred, bulaga kasi! Gago ka! Kinamumoy ang kita! Ikong gaga! Ikong bulag! Ginago mo ako, sinabi mong buntis ka! Yung pala hindi totoo, niloko mo lang ako. Ibinigay ko na ang sarili ko sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Ha? Oh, eto pa, Daddy. Kumain ka ng kumain, ha? Marami pa akong plano para sa ating dalawa. At siguro, maganda kung magbabakasyon tayo at isama natin ang buong pamilya. Hayaan mo, iha. Pag galing-galing ko, magbabakasyon tayo. Talaga, Daddy? Saan naman tayo magbabakasyon? Gusto mo sa beach? Ay, maganda sa beach. Sariwa ang hangin. Madali kang lalakas. At paglakas ko, marami tayong trabahong haharapin. Ihahanda kita sa isang malaking responsibilidad. Para kung sakaling wala na ako, kaya mo nang patakbuhin ang ating kumpanya. Daddy, huwag mong sasabihin yan. Dahil mahabang mahaba pa ang buhay mo. Diba? Testigo ako. Ako, malaki ang kinalaman ni Attorney Ables. Saan nangyari? Totoo yun. Maniwala ka sa akin, Jenny. I expect to see you wearing that tie tomorrow. Definitely. Really? Fine. The one with the paisley design. I'll wear it every day. No, I expect to see you wearing it once in your life at least. So, you'll wear it tomorrow, huh? Yes, sir. Will you excuse me, gentlemen? Oh, sure. Okay. Oh, boy. Attorney. Jenny, ano kailangan niyo sa akin? Kailangan kong tulong ninyo. Now, wait! This is serious, Zelda. Kinausap ka ni Jenny. Kasamang magaling na manuga mo eh. Dinidiyan nila ako eh. Gusto nila maghapol. Bayad ka na. Bahala ka na sa sarili mo.
seems the tides are against you. Thanks to your stepdaughter, tuloy-tuloy ng paggaling na asawa mo. Sumablay ka sa taong kinontrata mo. Hindi ka talaga marunong magpatrabaho na sira lahat ang mga plano. Relax! You're too high! Dad, may sorpresa ako para sa inyo. Alam kong hindi niyo to inaasahan, pero siguro ito nang tamang pagkakataon. Daddy, ang inay ko. Kumusta ka na, Fernando? Nung iwan ko kayo, akala ko napakabigat na ng pasanin ko. Akala ko aping-api ako dahil inagawan ako ng pagmamahal. Inagawan ako ng karapatan sa pangalan ninyo. Nung hinahanap ko ang aking inay, natagpuan ko ang sarili ko. Nakita ng dalawang mata ko, namulat sa pulpala. Ang sarili ko lamang ang iniintindi ko. Sa piling ng mga kapuspalad na tinutulungan niya, nalaman ko higit na mabigat pala ang pasanin ng mga kababayan nating iba. Dahil hindi lamang pagmamahal ang pinaglalaban nila, hindi pangalan at karangalan, kundi buhay. Nantalikuran kita, Fernando. Tinalaga ko na ang aking sarili. Nakabilang ng mga taong hindi nabiyayaan ng kaginhawahan sa piling nila, natutunan kong maintindihan ang tunay na kabuluhan ng isang tunay na tao. Naparito ka ba para galitin lang ako? Para ipamukha lang sa akin ang lahat ng mga pagkakamali ko? Ikaw, babae ka. Kailan ba ako titigilan? Fernando, huwag ka magalit. Dapat pa nga pasalamatan kita eh. Naparito ako dahil kay Jenny, sa kahilingan niya, hindi dahil sa ano paman. Abutin mo ang kamay ng mga taong higit na nangangailangan ng iyong kayamanan. Tama ang inay, Daddy. Hindi ba? Ako mismo, natutunan ko na rin yakapin ang kanyang uri ng buhay. Isa lamang hinihiling ko sa inyo, Dad. Sana, pahintulutan niyo akong manirahan. Kapiling ng nakararami nating kapuspalad. Alam kong maliit lamang ang matutulong ko sa kanila. Pero nasa kanila ang aking puso. Matagal na akong nagising sa pagkakahimbing. At nung pamang nasa akin ka, nagpatatag na ako na isang foundation para sa mahirap. At sa pamamagitan ng foundation na yon, mapunuan ko sana sa inyo mag-ina ang lahat ng aking mga pagkukulang. Lalong-lalo na sa'yo, Lydia. Patawarin mo sana ako. Sapat na mga narinig ko para mapawing lahat. Kung meron pa man akong natitirang sama ng loob sa'yo. Ano ito? Reconciliation? Naparito ka ba para kunin ang bahagi ng kayamanan mo kahit buhay pa ang asawa ko? Hindi ko gusto ang pilantik ng dila mo. Totoo naman ang sinasabi ko ah! Buhay pa si Fernando! Nakatanghod ka na sa perang pinaghirapan ng iba! Sige! Magpasasa ka! Sarilinin mo ang pangalan at pera ni Fernando. Pati tae niya alamunin mo! Kunyari nagpapaawa, pero naghihintay ng biyaya! Zelda, tama na! Kung akala mo maloloko mong asawa ko, ako hindi! Sanay ka naman sa kaswapangan eh. Dahil galing ka sa angka ng mga duhapang. Tusong parang mga matsing. Dahil hindi ako tanga. Hindi ka tulad mo walang alam. Oo! Oh, wala akong alam! Dahil ikaw magaling ka! Magaling ka sa panggugulang ng iba! Sige! Walang hiya! Tumigil kayo! Lydia! Huwag kayo magpatalya! Patayan! Ay! Anak ko! Ay! Ay! Ay!
sana, Inay! Tulungan niyo kami ng Daddy! 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 And testament of Don Fernando Javellana Cansino. Know all men by these presents. I, Fernando Javellana Cansino, of legal age, married to Griselda Bartolome Cansino, being of sound and disposing mind and memory. Tama na mga abla-abla. Masyado ka naman nagpapaligoy-ligoy eh. Umpisahan mo na kaagad sa habilin. Sama na. Paragraph 1. I desire that my remains be buried according to the rites of the Roman Catholic Church. Tama na yan, nailibing na siya. Paragraph 2. I give and bequeath to my trusted mayordoma, Gregoria Asuncion, who has been serving my family with love, understanding, and loyalty. Paragraph 3. I give and bequeath to my stepdaughter, Amalia Marasigan Bengson, and her husband, Alfred Tolentino Bengson, in equal shares, the following property to wit. 8. Paragraph 4. I give and bequeath to my wife, Griselda Bartolome Cansino, the following property to wit. 25% of my shares of stock with Nazar Mining Corporation. Paragraph 5. I give and bequeath to my only daughter, Jennifer Espiritu Cansino, all my other properties, real and personal, whatsoever and wheresoever located, and in her incapacity to act, said properties shall be given to the Don Fernando Cansino Foundation, which my wife had abolished, and which I desire to be re-established after this, my last will and testament has been executed. Hindi maaari. Hindi maaari, punyeta! Hindi ako makapapayag! Maghahabol ako sa korte. May mga papeles akong pinirmahan ni Fernando na naglilipat sa pangalan ko ng lahat ng kanyang mga ari-arian. Pabayaan mo muna ako makatapos bago ka maghabol. Paragraph 6. I hereby revoke any and all my other wills, codicils, or testamentary dispositions heretofore executed, signed, or published, or alleged to have been executed, signed, or published by me. Maliwanag ang sinasabi ng testamento ito na pinawawalang bisa ni Don Fernando ang anumang pinirmahan niya noon. Punyeta! Nabili na kita, hayop ka! Bakit? Mas malaki bang porsyento makukuha mo kay Jenny? Sabihin mo, dodoblehin ko! Oh, inamin ko! Nabili mo ang aking pagkatao, pero hindi mo nabili ang aking profesyon! Natakot ako kaya ako'y umamin. Alisin nolay ang perang binayad mo. Inamin ang aking kasalanan. Inumpisa mo ang kasalanan mo. Hindi ka lang balimbing. Wala ka pang bayag! Mabait si Don Fernando. Pinatawad niya ako. Kaya hindi ko makukuha ang lukoin pa siyang muli. Siguring ang magpapatunay. Nakapirma siya bilang testigong legal ang pagkakagawa nito. Bullshit! Akala niyo mautakan niyo ako? Lokohin niyo na ang gobyerno. Pero si Zelda Cansino, hindi niyo maloloko! Dapat nila magpasalamat ka sa iyo, Maong Don. Dahil kahit alam na niya, pinabayaan niyang magpatuloy ang panloloko mo sa kanya. At dahil sa mahal ka niya, hindi siya nagsampa ng anumang usaping legal laban sa panloloko mo. Ayaw niya madungisan ang malinis niyang pangalan sa lipunan. Pinabayaan niyang magkaroon ka ng kapangyarihan. Pero anong ginawa mo? Naging swapang ka! Gusto mong sagpangin lahat, pati buto! Pati ang pananatili mo sa mansyon ay nasa desisyon na ni Jenny. Gusto kong si Inay ang maging pinuno ng foundation ni Daddy. Pangalawa.
Meron akong pinagkakautangan ng loob. Si Jerry Cortez. Gusto kong alamin ninyo kung paano natin sila matutulungan. Okay. I'll arrange for everything that's necessary. Now about the foundation, kakausapin ko inay mo tungkol doon. May isa pa, attorney. Si Tita Zelda. Mabuti tabanggit mo ang Tita Zelda mo. I have to warn you about her. And Wanda. Hindi sila madaling kausap. They're both shrewd and scheming. Hindi natin matitiyak kung anong nasa utak ng mga yun eh. Ay nako! Maiitim ang mga buto niyan! I suspect right now, baka may binabalak sila masama sa akin eh. Mas lalo siguro natin silang dapat kausapin. Attorney Ables, gusto kong malaman ko anong mga balak ni Tita Zelda. Gusto kong malaman ko anong gusto niya. Handa naman ako makipaghati sa kanya. Sobra-sobrang pinamana sa akin ni Daddy. Para maging maligaya na tayong lahat. Kilala kong Tita Zelda mo. If she can have everything for herself, the better. Ang tawag sa mga ganoon ay gahaman o sakim. Yung malalapas sa swapang. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Hindi sila lalapit sa'yo. Kung ayaw nilang lumapit sa akin, akong lalapit sa kanila. You can stay here as long as you like, Ma. Total, sa'yo naman galing tong bahay na to, di ba? At least, magkasama na tayo. E di pa nga ba, dito na ako nakatira. Good stuff, ha, Ma? It cost me a fortune. Alam niyo na kung bakit ko kayo pinatawag. Gusto kong sagarin ang aking paghihiganti. Wanda? Kausap po na si Macario. Siya na ang bahala kay Attorney Ables. Kayong dalawang magliligpit kay Jenny. 50 mil sa paunang bayad at 50 mil pang karagdagan pag natapos yun ang pinagagawa ko sa inyo. CCU. Amy. Oh, hi. Binalaan na kita noon. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na itigil mo na ang paggamit mo ng cocaine. Eh, hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Yan ba ang pangako mo sa akin na susundin mo ang lahat na sabihin ko sa'yo? Bakit? Lahat ba ng gusto mo, tama? Kung hindi ako magda-drugs, ha? Lalong masisira ang utak ko sa klase ng pagsasama nating dalawa! Ay, Ma! Oh, Manang! Si Tita Zelda andito. Nandiyan sa loob. Kasama niya si Ma'am Amy. Alfred! Eh, ano ko nang drugs ako, ha? Pero ko naman ang ginagamit ko. Hindi mo pera yun, kaya wala kang pakialam doon! Sige, magtapo na lang kayo ng pera. Total, okay naman sa inyo yun eh. So what? We have the money to buy the stuff? Alam niyo, nakakayahu kayo. Sarili ninyong anak. Sinisira niyo ang buhay. Kaya pala, sira na rin ang buhay ninyo. How dare you talk to me that way? Alam ho ninyo, kung hindi lang sana kayo nagda-drugs, baka respetuhin ko kayo. Walang yakar! Sino lalokoy mo? Di ba kaya kaalas ng dahil kay Jenny? Ha? Sabihin mo sa akin ang totoo! Ano, babalikan mo siya? Mahal mo pa rin siya? Ha? Mahal mo pa rin si Jenny? Sabihin mo sa akin! Mahal mo pa rin siya? Oo! Oh, mahal ko pa si Jenny! At hindi mo na mapabago yun! Walang iyak! Mrs. Huwag mo akong pakialaman! Wala kang karapatang gawin yan sa anak ko! Amy! Oh!
babaeng yan! Walang yaka! Walang yaka! Tumigil ka! Gusto mo ikaw rin? O ano? Lalaban ka pa? Sige! Lumaban ka! Sige! Lumaban ka! Ayok! Mamamatay tao! Kayang-kaya kong tapusin ang buhay mo! Karahasan ang ginamit mo. Yan din ang gagamitin ko sa'yo para mabawasan na ang masasamang tao sa mundong ito. Anong gusto mong pasabukin ko? Ang ulo mo? Ang puso mo? O ang bunganga mo? Isuka mo lahat ng mga bagay na sinwapang mo! Jenny! Jenny! Jenny, huwag! Jenny, huwag! Inay! Inay! Okay. Inay! Nandito na po ako at ang dami-dami ko pong plano para sa ating lahat. Gusto ko po mas lalong makatulong sa mga mahihirap at sana kayo po ang mamahala sa mga biyayang ibabahagi ko sa kanila. Oh, sige. Oh, ito. Mrs. Cortez, si Jerry po. Bakit po kayo nakaitim? Habang wala ka, isusubsob ko ang ulo ko sa pag-aaruga sa mga kapuspalad na malapit sa puso mo. Mawala ka man, o mawala man ako, magkakaroon ng kabuluhan ng lahat ng ito. Hihintayin kita, Jenny. Pangako. Sa inyo. Kaya kinausap ko na lang ang inay mo. Sinabi niya sa akin ang lahat tungkol kay Jerry. Salamat sa kanya at para sa mga panahong nagkamali ako sa iyo. Nandun siya para mahalin ka. Alam kong masyado kang nasaktan sa mga nangyari. Pero sana tapos na ang bagyo sa ating dalawa. Sana pwede na natin balikan ang nakaraan. Kung hindi pa magaling ang sugat, handa akong maghintay. Ibabalik ko sa iyo ang singsing na ito. Nice boy, makapiling ka.
sa isipan ko. Bakit di magawa nitong damdami ang pagbihi mo sa mga nagdaan? Sadya nga bang ganyan? Pag nagmahal ay di matatagasan, nais